Hello po, welcome back ulit dito sa aking channel. So, in this video, pag-usapan naman po natin kung paano gamutin ang kidney stones, okay? So, mabilis na discussion lang to, madali lang itong intindihin. Sana po ay may matutunan po kayo at may share nyo sa mga kakilala nyo kung magusto nyo po ang discussion natin, okay? So, ano po ba ang kidney stones? Ito po ay ang pagkakaroon ng mga bato sa ating kidneys na pwedeng sumama po sa daluyan ng ating ihi, na maaaring mula sa calcium, oxalate, at uric acid. Okay? So, sabi ko po dito ay ang pagkakaroon po ng mga bato sa kidneys na pwedeng sumama sa daluyan ng ihi. So, ito po yung bato natin, no? So, pwede po magkaroon ng stones dyan. At pag kalaunan po, kung medyo maliit pa po, pwede pong sumama sa daluyan ng ating ihi. Okay po? So, magkabilaan po yan. Dalawa po ang ating kidney, dalawa rin po ang daluyan ng ating ihi na tinatawag po na ureters. Okay? Pwede pong pumunta sa bladder yung bato at pwede pong dumaan sa ating uretra. Depende po sa case po ng tao. Okay? So, kadalasan, ang dahan-dahang pagbubuo nito sa ating kidneys ay hindi nararamdaman ng isang tao. So, pwedeng nagkakaroon na po tayo ng kidney stones pero hindi po natin maramdaman, okay? Hanggang sa ito ay bumala na sa ating urinary tract at magdulot na ng masakit na pakiramdam o infection. So, once na nabuo na po yung kidney stones, pag bumala na po siya, doon lang po nararamdaman kadalasan ng isang tao ang problemang ito, okay? So, ang iba pang tawag sa ating kidney stones ay nephrolithiasis, kung nasa kidneys po yung bato. Nephro means kidney. Lithiasis means stones po. Urolithiasis po kung yung bato po ay nasa ureters na po natin. Okay? At renal calculi, yun din po, parehas lang din po yun. Bato sa kidney po. Renal means kidneys po. Okay? So, ano po ang sintomas? Ang mga sintomas o senyales nito. Ang sintomas ay kadalasan nararamdaman kapag ito ay bumara sa daanan ng ating ihi. Katulad nga po ng sinabi ko po kanina, no? So, kapag yung stone po, napunta po dito, pwede pong magbara or pwede pong ma-stimulate yung mga pain receptors po natin dyan. Kaya po, sumasakit kadalasan yung likod or tagiliran ng tao na nagkakaroon ng kidney stones. Ganon din po sa ating ureters. Pwede pong bumara, mag-obstruct or partial obstruction at saka ma-trigger po yung mga pain receptors po natin dyan. Kaya yun po ang pinaka-common na complaint ng mga taong may kidney stones. Yung masakit ang tagiliran, ganyan, yung flank pain na tinatawag. Okay po? So dito po kadalasan ang sinasabing masasakit ng masakit na parte ng mga taong may kidney stones. Dito po sa part po na ito. So, depende po yan, no? Depende po kung nasan po yung bato. Kung nandito po sa right side, kung sakali, right side ng tao, likod po ito, okay po? Kung nasa likod, nasa right side po ng tao, syempre yung dito po banda po ang sasakit, okay? Kung nasa kabilang side naman, pwedeng dito yung banda po. Ngayon, kung parehas na kidneys niya may bato, pwede magkabilaan po. Wala pong kaso doon. Siyempre, ito kadalasan sa mga Pilipino nagkukumparahan ng mga sintomas. Ayan, yun lang po yun. Kung nasaan po yung stone, doon po yung masakit. Okay po? So, bakit po maabot hanggang dito? Kasi nga po, sabi ko nga po kanina, di ba, yung daanan po ng ihi natin ay maabot po hanggang dito. So, kapag yung bato po ay nandiritong banda, or kung saan banda man po dyan, dito nyo po bandang mararamdaman po yun. Okay po? Sana po maintindihan nyo po, okay? So, ano pa po yung ibang sintomas ng pagkakaroon ng bato sa kidneys, okay? So, yun ang pinakaunang alarm ng isang doktor. Pag dumating kayo sa clinic, tatanungin po kayo ano pong problema ninyo. Pag sinabi nyo po na masakit yung mga doong banda nyo, ditong banda, tatanungin po kayo ng doktor, nagduduwal po ba kayo or nasusuka? Ganyan. Pag sinabi nyo, opo, ting! Yeah, 1 point na naman yun. So, more likely, mag-iisip na yung doktor
baka sakaling may kidney stones kayo, okay? Tapos tatanungin niya po kung nakahanap niyo ba yung comfortable position niyo, lalo na pagka natutulog, ganyan. Sabihin niyo, pag ang sagot niyo ay hindi kayo mapalagay or hindi niyo mahanap yung comfortable position niyo, mataas yung percentage na isipin ng doktor na may kidney stones kayo, okay? So, minsan nagkakaroon ng dugo sa ihi ang may kidney stones. Depende po yan kasi yung kidney stones, irregular naman po kasi yung shape na. Hindi po yan bilog-bilog. Minsan may mga sharp edges po yan. So, yung mga sharp edges na yon, pag nasugat niya po yung parte ng inyong katawan, sa loob ng inyong katawan, pwede pong mag-cause ng bleeding po yun sa loob, okay? So, minsan may nasasamang bato po sa inyong ihi. Minsan, sasabihin niyo po yun sa doktor, parang may kasamang bato yung pag-ihi ko. Ayan, pwede din po yun na sinyalis ng kidney stones. Minsan, nagkakaroon din po ng lagnat kapag may infection po or kapag nagkaroon po ng infection ang isang taong may kidney stones. Kasi sabi ko nga, irregular naman yung shape nun, hindi yan basta bilog, hindi naman natin masabi kung smooth ang edge nun. So, may tendency na masugatan niya ang inyong kidneys or kung saan man parte at pwede pong magkaroon ng infection. Okay? So, paano ito nakokompirma o nadadiagnose ng doktor? So, once na sinabi niyo na po yung sintomas niyo sa isang doktor, kailangan niya po kayong ipa-x-ray or ipa-ultrasound kung ano po yung available para masigurado niya kung kidney stones nga po ba yung problema ninyo. Okay? So, kadalasan din ipinapacheck up ng inyong doktor ang inyong dugo at ihi para malaman kung meron po ba kayong infection. Okay? So, sino po yung mga taong at risk dito? Kadalasan po yung may mga family history. Yan. Kapag kayo po ay may family history ng kidney stones, more likely, pwede rin kayo magkaroon ng ganito. Lalo na kung hindi po kayo pala inom ng tubig. Ayan. Yung mga hindi umiinom gaan ng tubig, yan. Very prone po sila sa formation ng stones kasi nai-stock doon yung minerals, hindi siya nagpa-flush out sa katawan. Okay? Mga kumakain ng masyadong maprotina, maalat at maasukal na pagkain. Yan. Yung mga mahihilig sa junk food, prone din po kayo na magkaroon ng kidney stones. Yung mga matataba, mga madalas magkaroon ng UTI, mga malalakas uminom ng vitamin C at mga nagtitik ng calcium-based antacids o mga calcium supplements. Okay po? So, paano po gamutin? Kapag kakunwari nag-diagnose po kayo ng inyong doktor na meron po kayong kidney stones. Okay? So, depende po yan sa severity ng kidney stones yung gaano. Na ba kadami? Okay, so syempre magkakaiba po kasi yan. So kung maaga po kayo napunta sa isang doktor at tolerable pa naman ang inyong kidney stones, kadalasan sasabihan po kayo na uminom ng maraming tubig araw-araw, at least 3 liters per day kung wala po kayong contraindication. Okay, yung contraindication po, syempre kung may sakit po kayo sa puso o di kaya may sakit po kayong iba pa sa kidney, syempre hindi po kayo sasabihan ng doktor na uminom ng masyado madaming tubig. Pero, kung kayo naman po ay normal na individual, healthy naman po kayo, except lang may kidney stones kayo, sasabihan kayo na uminom ng 3 litro per day para ma-flush out nyo o sumama yung kidney stones dun sa ihi ninyo. Karamihan po ng kidney stones po kasi gumagaling po sa pag-inom lamang po ng tubig. Okay po? Ngayon, kung may mga masasakit po na part sa inyong katawan, syempre yung flank pain nga, yung nga yung complain nyo, kaya kayo nagpa-consulta, di ba? Bibigyan po kayo ng pain reliever. Either, depende po sa doktor nyo, either bigyan po kayo ng paracetamol kung mild lang yung sakit. Pwede mga diclofenac, yun, mga NSAIDs, mga non-steroidal anti-inflammatory drugs. Depende po yun sa doktor nyo, okay? Sila na po ang bahala magbigay po sa inyo. Kapag kayo naman po ay mayroong lagnat at nanginginig, ipapacheck po ng inyong doktor ang inyong dugo at ihi o pamalaman po kung kayo po ay may infection. Okay? So, kapag na-confirm ng doktor na meron po kayong infection, bibigyan po kayo ng antibiotic. So, kasama ng pag-inom ng tubig na madami, aalalayan nyo inyong sarili ng pain reliever. Kung may infection, bibigyan kayo ng antibiotic. Okay?
So, kung komplikado naman po ang inyong kalagayan, kayo ay maaaring i-refer sa isang surgeon o yung doktor na nag-o-opera upang gawin ang mga sumusunod. So, hindi ko po alam actually, hindi ako sure kung meron ito sa Pilipinas. Pero ito po ang ginagawa, extracorporeal shockwave lithotripsy, sorry. So, ang gagawin po nito ay maglalagay po sila ng tawag ito. Magpapadali po sila ng shockwave sa katawan ninyo para tirahin po yung mga stones. Tapos, unti-unti pong ibibreak ng shockwave yung stones ninyo. So, kung komplikado po ang inyong lagay, siguro po yung nirekomenda po sa inyo ito. Pero karamihan po ng doktor, nirekomenda lang po ay yung pag-inom ng madaming tubig. Okay? So, meron din pong percutaneous nephrolithotomy. Ito po yung gagamit po sila ng nephroscope para po i-surgically remove yung stones nyo sa kidneys. Okay? So, ayun lang. Kung meron pa po kayong time, please, baka pa rin yung panoorin yung ibang videos. And, sana po hindi nyo po makalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. So thank you po and until next time.